reklamo nila ang kanilang nanay dahil grabe na raw ang pang-aabusong ginagawa nito sa kanila. Pagdating ng third or second grading, hindi na po kami papapasukin. Bakit? Ang katwiran niya po, pag magtatapos daw kami, lalaban lang daw po kami. Wow! Ma'am Catalina Evangelista, kalagitnaan ng pag-aaral nila, pinupulot mo sila. Wala pong ina na gagawin yun. Iyan po si Liana, pinugbog po ako niya ng pag-uwi ko. Ang tawag po niyan sa akin, Roberta. Kung tototong sumbong ng mga bata, meron kang kasong haharapin dito, madam. Child abuse po ito. Day, nanay mo minumura mo, tatay mo minumura mo, hindi ko alam kung paano pa kita matulungan dito. Sige, Nanay Catalina, asahan namin kayo bukas, ha? Opo, sir. Lay, salamat sa pagpunta rito. Kasi ngayon dapat yung pag-aharap ninyo at ng inyong parents. Nangako sila kahapon na pupunta rito. Pero last minute sabi hindi na raw. So dito magpapatunay lamang na meron sila itinatago at kayo'y wala. Pumunta po kami ngayon kasi nga po, kayo nga po Sir Tulpo, malaking name sa industry na parang tatay sa karamihan. Alam ko po na naniniwala kayo, tsaka pinagtatanggol niyo yung mga... Yung mga walang boses. Opo, walang boses. Kasi Sir, noon sa DSWD po, nangyari na to, binaliktad niya rin kami. Ngayon po, ang mga kasama ko po, kapatid po ng mama ko na magpapatunay na mismo kung ano yung character niya. Saan po dito yung kapatid ng nanay? Ayun, kayong dalawa? Po, pangalawa po na kapatid, si Tito Regan, saka si Tito Mon po, bunso nila. Tapos si tita po, yan Ninang. Ninang ko po yan, best friend po ni mami yan, dati po. Sir Ronald, bakit ho kayo sumama rito ngayon? Sir, ano yung napanood po namin, maling-mali po yung ginawa niya, pinasama niya yung bata. Ang katunayan yan, laging binubugbog yan. So sir, mas naniniwala ka dito sa mga pamangkin sir, mo? Sir, nandun po ako eh. Akong umaalaga sa kanila pag tumatakas eh. Binubugbog yung mga bata. Munti ka na tumawala ng malay nung binugbog niya. Dalawang beses po yung medical picture, legal po. Kami mga bakit hindi kayo pumunta sa mga otoridad para magreklamo? Pumunta na po kami, sir. Pag pumupunta magaling po kami, po mag... magaling po kasi siyang gumamit ng flowery words. Sir. Binabaliktad niya po yung sitwasyon. Ano po yung mga insidente na matatandaan nyo na nangyari sa pamilya na talagang itong magpapatunay yung nanya nila ay loko-loko? Sa Cavite. Nangutang sa kantina, nangutang sa kung sa ano. Bigla silang nawala. Hindi rin din namin alam. Sino nangutang? Yung nanay. Kantin para sa mga estudyante. Sa kanya sa lang po. Siya pa lang po yung nag-aaral nun eh. Okay. Tapos, hindi binayaran nila sa inyo? Opo. Lumipat po kami. Kasi nga po, yun nga po ginagawa ni mami. Every year po, lumilipat kami ng tirahan. Iba't ibang barangay po sa Cavite para lang po makatakas. Magkano naman yung utang nyo dun sa kantin? Halimbawa, kung matatanda mo pa. 9,000. Mga 9,000 po. Tas, kasi po bukod pa po ako yun sa school po eh, sir. Bali yung mga tuition fees sir, sa school. Like, kasi pag private, every grading po yun. Pati sir, so ang nangyayari, hindi kayo nakakatapos ng isang school year school dahil yes, po. Umaalis kayo sapagkat itong nanay nyo mismo pinupull out kayo dahil isa na doon yung may utang, hindi mababayaran, lipat na naman. Hindi talaga kayo makakumpleto ng pag-aaral niyan. Yun nga po. Ninang, bilang pangalawang magulang ng mga batang ito, ano po yung gusto nyong sabihin maibahagi tungkol sa family situation nila? Kung nababalataan ko lang po na hindi nga raw sila pinapapasok o pinag-aaral. Kasi lagi na sinasabi po, sir, hindi nagpapadala yung asawa niya. Umutang po sa akin yan. May utang sa inyo? Yes po. Magkano po kinutang? 100 po yun, sir. 100,000? Yes po. Jesus, para po Mario, sa mga ano. Para saan doon 100,000? Gamitin niya daw po sa mama ko, tutulong yes, niya, gamot. Tapos hindi namin siya nakita na sa bahay. Nawala, nagtago na. Tapos umutang pa po sa isang kapitbahay namin. Eto na po nagbayad. Pagrating si kuya. Kasi po, sarado na yung bahay namin. Sinerip nasa labas na, na yung sinerip na yung nanay ko. Siyempre, masakit po yun sa akin. Hindi ko rin po alam. Teka muna, eh bakit ka nagpautang na 100,000 pagkalaki-laki? Kasi nga po, kababata ko. At saka kumare. Yes po. Okay. Dinimanda mo ito? Yes po. Okay. BP22 nag-issue ng talbok na cheque. Yes po. Ano na po nangyari sa kasong ito? Nasa waran po. Hindi po siya ma-attend yan, sir. Eh di, pwede natin pa-aresto to. Yes po. Yes po. Pwede kaya siguro ayaw niyang pumunta. So alam niyo yung bahay nito? Si daddy po nakakaalam. Maganda ho ito. I-check muna namin kung ito'y outstanding warrant pa rin. Yes. Eh baka nakapag-bail na siya, hindi pa ba? Hindi pa po. So, pina-check ko po nung isang araw po yan. Hindi pa siya nakapag-piansa? Yes po. Alright, hanapin po natin. Yes po. Kaya tin natin ang pumunta rito. Baka yun ang kinakatakutan niya, mapusasan siya. Pagdating niya rito, or kung malaman natin yung address niya, sabihin natin sa barangay magkita, pusasan natin doon. Yes po.
Kayo lang po nautangan, ma'am. Marami po kami. Meron po dito, pastor namin inutangan niya po. Pakita natin yung platter po ng mga inutangan. Ang nagbigay po sa akin nito, sir, yung kapitan mismo ng San Nicolas. Isa-isang barangay pa lang po to, meron pa sa ibang barangay. Maraming barangay. Opo. Kasi nga po, every... Dapat ang tawag sa kanya, utang queen. Yes po. Pwede. Utang queen, istapa queen. Yes po. Oh. Tapos ano pa, child abuse. Patong-patong kaso niya rito. Ito, makukulong siya. Sir. Okay. Inumpal po yun ang San Nicolas Baco or complain po ni Mami. Ayan po, una po, death threat saka estapa kay Ate Emma. Ang mga reklamo po to sa kanya, sir. Ah, okay. Ng mga tao. Na, dito po, sir, yun yung sinasabi ko, sir, na kami yung pinapaharap niya sa barangay. Malay ba namin dyan? Teka muna, pag nireklamo siya, ang pinapaharap niya, mga anak niya. Opo, sasabihin niya sa mga kapatid ko. O kaya sa akin, sabihin nyo walang padala sa papa nyo, kung hindi bubugbugin ko kayo. Pag hindi namin sinamaan ako, pagka hindi ko siya sinamaan, kung saan siya mahungutang, magagalit sa akin. Eh ano, ngayon kung magagalit siya, kalalaki mong tao. Suntukan kami. Suntukan kayo ng sister mo? Hmm, lahat kami na po nag-aaway. Ito po, sir. Sobrang tapang pala nito. Ito po yung uri, nung isa niyang kaso, istapa po kay, sir, kay Kuya Jason. Ang utang niya po dyan, 35,000. Ito naman po yung kay Ate Emma. Marami to, iba-ibang tao. Iba-ibang tao. Okay, sige, alam ko na. Isang barangay pa lang. Mga ilang barangay sa palagay niyo? Mga nasa 5. Now, ang malaking tanong... Saan niya dinadala yung... Exactly. Akala namin walang lalaki. Tapos nung lumabas po ako nung dati, last 2 years sa academy, nagsumpo yung mga kapatid ko, ayun, na-confirm namin na meron. Nahuli nila po sa tinuupahang bahay, ang pakilala po nung lalaki, mga pamangkin daw yan nila, hindi daw niya anak. Anong reaction mo kanina ka pa nakikinig sa mga pinag-usapan? Siyempre po nagagalit po kasi unang-una po hindi lamang po sa amin binibigay yung padala. Yung mga pag-aaral po namin ang i-stop. Ano ang reaksyon mo dito sa mga napapakinggan mo? Sir, totoo po lahat ng sinabi po nila. Ayun po nung nangyayari sa amin sa loob ng bahay. Hirap na nga po ako magsumbong nun kila daddy kasi alam kong hindi siya makikinig sa amin nila ate. Okay, bunso, ano naman ang salubin mo tungkol dito sa issue ng laban sa mama mo? Ano po, nagagalit po ako kay mami kasi po ginagawa niya to sa amin. Hindi niya po kami tinuturong na anak kasi po pinapalabas niya, pamangkin niya lang po kami. Pamangkin lang? Kinakaya kayo? Opo. Teka, teka. Bakit niya ginawa yon? Hindi ko po alam eh. Kasi nga may lalaki. Ah, so parang kinakaya niya kayo para dun sa lalaki niya. Isipin na dalaga siya? Ito po siya yung video na kasama sila sa isang bahay. Ang nagvideo po nito yung kaibigan ng kapatid ko. Okay. Patagulang po kasi. Ayun po yung lalaki, ayun po si mami. O nga, no? Okay. Alam mo ito? Alam mo itong video? Opo. Nasabi mo ito sa mama niyo? Opo. Nasabi ko na rin po yan kay daddy kaso po ayaw niya po sa amin paniwalaan kasi hindi naman daw niya yung nakita yung lalaki. Caught in the act pa po siya daw. Teka muna, bakit ayaw maniwala ni daddy? Yun nga po, hindi ko po alam eh. Siguro ayan, sa sobrang pagmamahal niya po kay mami. Binibidyoan ni Light sa anong tatay. Kasama na po yung kasama tatay dyan. Kasama po yung father ko nung binidyo po yan. Sino binibidyoan? Yung lalaki po sa kanya. Ayun yung lalaki. Mama ko po. Oh, hindi ay pa rin matanggap ni daddy nyo? Tingin ko po, tinatakot lang po si Kuya Ramil ni ate. Baka hindi po ayun makaalis si, eh. Si Catalina. Yun yung ate nyo? Oo. Ito? Yung lalaki po. Yung Junel Arevalo. Okay, tapos yung daddy nyo? Andun po kasama po. Sila po nagbidyo. Ako po kasi yung nagbibidyo nyo. Nasa likod ko po si daddy habang binibidyo ko po yung pangyayari. Teka, anong naging reaction ni daddy? Nagagalit po. Kanino? Doon po sa kanilang dalawa. Anong klaseng galit ang kanya ipinamalas? Parang sinisigawan niya po na, ayan yung kabit niya, i-video mo. Ayaw lang po kasi saktan ni daddy, baka maano po kasi yung pagsakay niya. Sige, mag-latch muna tayo. Kunin mo yung wallet ko. Oh, ako lang kumakalaban.